So once again, good morning and thank you for joining us today. To formally start the event, I'd like to quote from one of the historian philosophers, George Santayana, who said that those who do not learn from the lessons of history are doomed to repeat them. And I think that's a very good backdrop to begin with today's talk. So formally welcome and introduce our speaker for today. I'd like to call Sir Norman to give us the introduction. Sir. Isang mapagpalayang umaga sa lahat. Ang ating panauhing tagapagsalita ay nagtutulo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines. Siya rin ang PRO ng Philippine Historical Association. Siya ay nagtapos ng BA at MA in History at kandidato magtatapos ng PhD sa Antropolohiya sa UP Diliman. Ang kanyang masirado ukol sa mga programa ni Imelda Marcos ukol sa Metro Manila ay ililimbag sa Malaon bilang cuteness and power. Siya ang sumulat ng malaganap na papel sa internet na torture, human rights violations during the Marcos regime. Kasama rin siyang nagsulat ng aklat na Bonifacio, ang unang pangulo at ng bayani biographies. Naglathala na rin sa iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Naging orihinal na panelista ng Bottom Line with Boy Abunda ng ABS-CBN at consultant ng History with the Lord ng TV5 at ng mga teleseryeng katipunan at ilustrado ng GMA. Siya rin ang lumika ng Xiao Time television segment na ngayon ay isang column sa Abante tuwing Linggo. Nagsulat din ng column sa The Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isa sa pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Mga kaibigan, atin pong bigyan ng masigabong napalakpakan si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Magandang umaga. Magandang umaga at makasaysayang umaga po sa ating lahat. Hello, mga bata, sa mga hindi ho nakakakita sa Facebook Live. Kaharap ko din sa Zoom Meet ang mga estudyante nitong Ateneo de Iloilo, Santa Maria Catholic School. Maraming salamat kay Mon Laurista na siyang nag-invite sa akin dito ng personal at sa lahat ng pamunuan ng inyong paaral. Una sa lahat, ako'y magpapasensya sa inyo sapagkat ako'y lagari ngayong mga panahon na ito. Siguro ito na yung pangatlong engagement ko ukol sa Batas Militar at may tatlo pang darating sa araw na ito mamaya. Nasa Tindig Pilipinas FB ako. Alas 4 kasama si June sa Baiton. So medyo gusto ko mas kalmado ako kasi nakakapagod din magsalita. Pero hindi naman siguro kailangan sumigaw. At maganda rin na hindi masakit ang tenga ninyo sa aking pagsasalita. Ang tema ng aking paksa o ang tema ng aking pagsasalita ngayong araw na ito sa inyo ay Batas Militar, Dilim at Liwanag. Ba, sabi nung iba, ang Batas Militar ay panahon ng kaliwanagan. Ang sabi naman ng iba, ang Batas Militar ay panahon ng kadilim. Ano ang totoo sa mga claims na ito? Muli, ako'y nagpapasalamat sa Ateneo de Iloilo, Santa Maria Catholic School, sa inyong paanyaya ngayong umagang ito. Kung kayo'y may katanungan, ito ang aking kahilingan sa lahat ng nanonood po sa buong bansa. Kung maaari lamang po ay i-subscribe po kayo sa aking YouTube. Marami pong mga talks akong inilagay dyan with permission of the schools at saka yun ding Xiao Time may nariyan. So sana po mag-subscribe po tayo. Sa mga guru natin sa kasaysayan at araling panlipunan, yan po ay para din sa inyo. Meron po tayong website, xiaochua.net at mangkanisiao.wordpress.com
yan din po ay naglalaman ng iba't ibang mga readings, iba't ibang mga larawan at artikulo ukol sa kasaysayan na magagamit po ninyo. Yung bangka ni Xiao, ano ko yan, readings, lalagyan ng readings ko yan eh. Tapos, yung meron tayo Facebook, Instagram at Twitter, sana po magkita-kita din tayo. Ang akdang ito ay batay sa dalawang naisulat ko na mga papel. These are papers na malaganap pong nasa internet. Isa po sa pinakamalaganap ay torture, ang pamagat, human rights violations during the Marcos regime. At ito po ay i-google nyo lamang at matatagpuan ninyo. Gayon din, ang Haring Bayan, People Power, Democracy and People Power in the Philippines. So, i-google lang po natin. Sir, ilang taon na po ba kayo? Ako po ay 36 years old. Hindi mo naman naabutan yung martial law, di ba? Bakit ka nagsasalita tungkol dito? Loko. Ano nangyari? Nung bang nagkwento ang professor mo na si Norman Laurista tungkol kay Jose Rizal? Bakit mo pinaniwalaan? Best friend ba niya si Rizal? Bakit nung nagkwento ang teacher mo tungkol kay ni Sir Anthony tungkol kay Lapu-Lapu? Bakit? Nandun ba siya dun sa Battle of Mactan 1521? Ang mga tanong na ganito, mga kaibigan, ay nalulungkot ako sapagkat dito mo nakikita kung gaano kawalang saysayang kasaysayan sa maraming tao. Sabi ng isang pare, buti na lang ay hindi Jesuit ah. Tatawan. Pasensya na kayo. No? Hindi daw dapat yung mga marami nagsasalita tungkol sa Batas Militar ay hindi naman naranasan ng Batas Militar. Eh paano pat ako ay naging historiador at paano pat kayo ay nag-aaral ng araling panlipo? So, yun po ang saysay ng disiplina ng kasaysayan. Isa pang liliwanagin kong konsepto. Sabi ni Charles Wright Mills sa The Sociological Imagination, magkaiba ang biography si history. Okay? Pag sinabi mong biography, yung naranasan ni Herman ay Sir Herman ay biography 'yun. Totoong nangyari 'yun para sa kanya. Kasi sasabihin ng iba, ah, yung Batas Militar ay nakabuti dahil bumuti ang aking kalagayan. Diba? Yun ba'y tatawagin mong mangmang? Bakit mo siya tatawaging mangmang kung yun talaga ang kanyang naranasan? Yun ang nangyayari kasi sa atin ngayon. Kinakancel natin ng isa't isa. Ang aking call ay irespeto. Irespeto natin ang nagsasabing nakabuti sa kanilang Batas Militar. Bakit? Yun ang karanasan nila eh. Malaki ang censorship at ang nung panahon na yun. Maraming balitang hindi napaparating sa mga tao. Marami ding mga proyektong pinatayo ang Pangulong Marcos. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi nangyari yung mga pagmamalabis o yung mga abuso. So, yung nakaranas ng abuso, tingnan mo rin yung kanyang pananaw. So, pag nagkita mo lahat yan, na pagsama-sama mo lahat yung biography na yan, yan yung history. Pangkalahatan. Big picture. So, yun ang lilinawin natin ngayong araw na ito. Ako po yung nag-aral tungkol kay Imelda Marcos. Yan po ang aking master's thesis. Tulad ng nabanggit, ililimbag ng isang imprint ng Ateneo de Manila Press. Ito po yung Bughaw Press. Kaya kahit po berde ako at maroon, nagtuturo sa berde, maroon ang kaibigan po natin ang mga taga-Ateneo. So dahil sa pag-aaral na yan, nakapanayam ko si Ginang Imelda Romualdez Marcos. So may mga testimonya ako mula sa mga taong nagpatupad ng mga programa ni Mrs. Marcos. Meron din akong mga panayam tungkol sa mga nakinabang dito. Meron din akong panayam doon sa mga naging biktima ng pagmamalabis. So yun po yung ipepresenta ko sa iba't ibang mga larangan. Pero topic ko ngayon kasi
bahagi lang si Imelda. Dahil yung buong martial law yung tatalakayin natin. So sana hindi ito maging napakatagal. Yan po itsura ni Imelda Marcos noon. Makikita niyo kung bakit rin siya popular noong mga unang taon ng mahal na Pangulong Marcos. Ay sapagkat napakaganda din naman talaga. At mukhang Korean novela. Di ba? Bago na uso yung Korean novela, mukha na siyang Korean novela. Okay. Sabi nila, martial law was proclaimed to save democracy. Bakit? Malaki na daw yung NPA noon. 1972. At pwede nang i-take over ang Pilipinas. Bakit? Kasi takot na takot sila sa salitang komunismo. Dahil noong panahon na yon ay Cold War. Ang Amerika ang kalaban niya ang Unyong Soviet at ang Sina. Oh, na mga komunistang bansa. Assignment na lang ng mga nakikinig sa atin to. Kailangan kung natatakot kayo sa komunismo, ay pag-aralan niyo muna ito. Sapagkat minsan natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin pinag-aaralan. Hindi ko sinasabing naniniwala ako ng fully sa komunismo. Pero kung titignan mo yung komunismo, meron kaming kaunting mapupulot dyan na nag-aadhika ng pagkakapantay-pantay. Ba? Maaring nag-fail yung ibang communist experiments sa Russia, China naging kapitalista na rin. Cuba ang isang magandang halimbawa na medyo nakaganda. Pero kahit hindi ako nag-a-agree sa komunismo, yung espiritu nung kailangan itrato mo ng tama ang tao, di ba? Ay maganda rin tingnan. Kung bakit kumakapit ang maraming anakpawis at maralita sa komunismo noon. Lalo na noon. Oh? So, intindihin ang bagay na hindi naiintindihan. Pero, noong panahon kasi na iyon, ay marami ng late 1960s, yung buong mundo ay humihingi ng pagbabago. Diba? Nandyan yung anti-war movement, nandyan yung peace movement, yung feminist movement, yung mga civil rights movement. So, humihingi ng pagbabago ang mga tao. So, ang Pilipinas ay umabot dyan ang fall ng pagbabago. At yung mga kabataan ang nanguna dyan. Iba't iba ang kanilang mga ideolohiya. Okay? Yung medyo radical, medyo naglilin na dun sa komunismo. Ang tawag sa kanila ay yung mga radicals. Okay? Masyado na kasing mahirap ang panahon noong 1969, kaya ang kanilang sagot ay mas radical na pagbabago. No? At yung unang hakbang ay national democracy, ang tawag nila. Kaya not them. Yung mga nasa kabilang grupo, hindi sila magkakampi. No? Umihingi din ng pagbabago, pero ang kanilang grupo ay naroon doon sa tinatawag na moderates. Ayan. Yung moderates, eventually tatawaging SOCDEM o Social Democrats. So pagdating na panahon, not them, SOCDEM. Pero yung social democrats, o hindi, yung mga moderates, ano ang gusto nila? Ang gusto nila ay pagbabago ng lipunan sa pamamagitan ng reforma. Hindi ng radikal na pagbabago. Reforma. At marami sa mga taga-Ateneo de Manila ay ito ang naging batayan ng kanilang pakikibaka. So, ang naging sumikat dyan, yung at president ng Ateneo Student Council na si Edgar Hopson, anak ng isang may-ari ng grocery. So yung panahon nila ay panahon ng paghingi ng pagbabago ng kabataan. Minsan nagsama ang mga moderates at ang mga radicals nung rally ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong 1970, January 26, 1970. So ang Ateneo President na si Father Pacific Ortiz ang namuno ng panalangin sa loob ng Kongreso. Sabi niya, Lord, we pray for a nation that is at a trembling edge of a revolution. Ang Pangulo ng Ateneo, prophetic words. Sabi niya, nakikita niya, ang mga Hesuita noon ay sabihin na natin na naging bukas ang kanilang mata sa nangyayari sa lipunan. Lalo na ang Pangulo nito na si Pacific Ortiz. Isa sa mga paborito ko ring historian, si Horacio de la Costa,
ay isa ring Jesuita, no, ng Ateneo. So, ito yung mga panahon ng kanilang pag-iral. So, Ateneo President nag-pray sa Sona and then nag-deliver si Marcos ng Sona, 25,000 young people outside Congress. At ang namuno dyan ng rally na yan, isa sa organizer, ay ang Atenistang si Edgar Hobson. Okay. Pero, nakikita nyo, no, halo-halo na sila dyan. Iba't ibang mga ideolohiya ang dala-dala. At nandun na sila. National Museum yan ngayon sa Manila. Yan yung dating Congress. Ito na yung mga presidential car. Ito na yung tao. Malapit lang. Diba? So, ang dala-dala nila na kabaong dahil noong panahon na yun, demokrasya daw ay patay na, halos. At nandun yung paper mache na corruption. Ngayon ho, mga FPG na yan. Hindi po si Fernando po ang sinusunog, no? FPG yun. Dati, ganito lang kaliit. Yung mga, ano, tsaka si Marcos na Hitler, nilagyan ng Hitler na bigote. So, yun yung, ano, no? Cute na paper mache na buhaya. No? Now, ang nangyari ho, di nanguna si Edgar Hobson dyan, tapos sabi niya, oh, mag-disperse na kayo. Umuwi na tayo. So nag-uwian na yung iba. Nag-uwian na yung mga tinista. Oh. May mga naiwan doon. O oh, yun ang naghintay kay Pangulong Marcos. Nung paglabas ni Pangulong Marcos sa gusali ng Kongreso, ayun, tinapon na yung kabaong sa kanyang direksyon. No? At ang nangyari dyan ay pinaulanan si Pangulong Marcos ng bato. Ayun. January 26. Tandaan yung date. January 26, 1970. Yun po si Fabian Ver, na driver ni Marcos. Oh, military driver at bodyguard. Siya po ang magiging chief of staff of the armed forces. Uubusan pa niyo yung West Point graduate na si Fidel Ramos, na pinsan ni Marcos. Oh, bakit? Kasi very faithful. Talagang iniligtas niya ang Pangulong Marcos mula sa mga bato. Oh, at siya po yung mangunguna doon sa tinatawag natin na mga pagmamalabis sa torture. Yeah, sila po yung mag-uutos niyan. Siya po yung naging head din ng intelligence agencies. So, tandaan niyo yun, si Fabian Ver. Kasi lagi na lang si Marcos ang pinabanggit. Banggitin natin yung iba. No? So, ayan siya. O, ito yung drawing, illustration ng nangyari. Naging marahas ang sagot ng militar. No? Kahit yung mga sumasakay na sa jeep para umalis, ay pinapalo pa rin nila. Ito legs ni Secretary Judy Tagiwalo yan. Kung kilala nyo si DSWD Secretary Judy Tagiwalo, siya yung pinapalo dyan. Ano? Legs niya yan. So, naging marahas ang sagot ng militar sa pangyayaring ito. After 4 days, January 30, 1970. So, December 26 sa Congress. I'm so bad at dates. January 26, 1970. After 4 days, January 30, 1970. Ang Ateneo president na si Ateneo Student Council president na si Edgar Hobson, kasama ng iba pang leader estudyante, ay nakikipag-meeting kay Ferdinand Marcos sa Malacanang. At sabi ng Atenista na ito, Mr. President, can you please promise the people that you will not change the Constitution and run for a third term? Kasi sinasabi, parang yun ang plano ni Marcos. Bata pa kasi siya. Umuusbong din yung maraming diktadura sa ibang bansa. Kaya sabi ni Marcos, okay, I will promise you that I will not change the Constitution and run for a third term. Sir, I brought here a piece of paper that you can sign as your commitment. Nagalit ngayon si Marcos. Bakit siya pinapapirmahan ng estudyante ng Ateneo? Sabi ni President Marcos, who are you to tell me what to do? You are just the son of a grocer. Anong ibig sabihin nun? Una, ininsulto niya si Edjo. Pangalawa, may folder na information kung sino tong Edgar Hobson. At alam ni Marcos na ang tatay niya yung hari ng grocer.
Kaso nangyari, habang nag-uusap sila, inilikas ang Pangulong Marcos at sila. Bakit? Kasi yung mga ibang mga estudyante nasa labas, ayun, binabanatan na yung gates ng Malacañang. Yan ang tawag nila dyan, the siege of Malacañang. Tapos sinunog din nila yung kotse ni Edjo. Oh? So, ang nangyari dyan ay nagpalaya sila ng isang fire truck, pinush nila sa gates ng palasyo, at nung bumukas yung gates of ng palasyo, no, ay sinagot sila ng mga Presidential Guard Battalion. Marahas, nagpapaputok, nag-aaresto, apat ang patay ng mga estudyante. Ngayon, kita nyo, ang tawag dyan sa mga events na yan ay first quarter storm. Sigwa ng unang quarter o unang kwarto. Now, magulo. Di ba parang magulo nga? Parang tama na magulo. Baka nga kailangan ng martial law. Okay. Hintayin natin, ha? Mamaya, papakita ko sa inyo. Siyempre, hindi kami papahuling mga taga-UP. Ano kami? Ha? So, noong February 1, 1971, after one year, ha? Mamaya, hindi rin papahuli yung Lasal. Tingnan nyo. Ano-anoin natin yung mga eskwelahan, ha? Binoycott ng mga estudyante ang klase para sumama sa strike ng jeepney dahil sa jeepney drivers dahil sa pagtaas ng presyo ng lalis. Binarikadahan ng mga estudyante ang university para hindi makapasok ang mga otoridad. Subalit ang isang makamarkos na math professor na si Professor Campos ay nung hindi pinapasok, kinuha yung, kasi ito lagi nagdadala ng baril sa klase kung panakot sa estudyante. So kinuha niya yung baril niya at nagpaputok at may namatay na isang estudyante, si Pastor Sani Misina. Oh? At dahil dyan ay lalong nag-alab at sa loob ng mga 10 araw ay nagbarikada ang mga taga-UP. No? At tinawag ang kanilang malayang pamayanan na Diliman Commune. Kaya tawag namin sa sarili namin minsan, Diliman Republic. Noong 1971, senatorial election, ibig sabihin hindi si presidente ang i-elect, yung mga senador niya at yung mga kalaban na senador. Yung kalaban na senador, Liberal Party yun. So, yung Liberal Party proclamation rally sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Kaya umuwi si Ninoy ng August 21 kasi ito yung anniversary ng Plaza Miranda bombing. Kasi habang nagsasalita o nagpupulong proclamation rally ang senatorial candidates ng Liberal Party, dalawang granada po yung pinaputok habang nagpa-fireworks display at nagkagulo ng mga tao. These are rare photos from the Jovito Salonga personal album. Isa po siya sa mga senador na tinamaan ng shrapnel na muntik nang tumama sa kanyang aorta. 1 millimeter short of his aorta. Kundi patay siya. At ang shrapnel na iwan pa sa kanyang katawan hanggang sa siya'y mamatay. So, ayan po yung mga madugong mga pangyayari doon. Siya mampatay, kundi ako nagkakamali. At halos 100,000 sugatan. Pagkatapos ng ginawa na ito, sa pagkatapos ng Plaza Miranda bombing na hanggang ngayon ay hindi na solve, pinaklaman ni Pangulong Marcos ang suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Nagpractice daw siya ng martial law dito. Ibig sabihin, pwede kang ma-aresto ng walang warrant of arrest. Tandaan po natin na isa sa mga karapatang pantao na pinapagtibay ng batas sa international conventions ay hindi ka po pwedeng hulihin ng walang dahilan o hindi ka pwedeng hulihin ng, ang tawag dyan, karakaraka. Say that again, karakaraka. Hindi ka pwedeng hulihin ng karakaraka. Ibig sabihin, kailangan may dahilan at ito'y pinapatunayan ng korte maliban na lang kung nahuli ka in flagrante delicto o ibig sabihin kung ikaw ay nahuli na gumagawa ng krimen. Yan. So, tandaan nyo, karapatang pantao niyon. Gamitin natin yung kasaysayan para magtuo ng ating karapatang pantao. So, anong nangyari? So, yan po yung mga biktima ng Plaza Miranda bombing. Nakakalungkot. Mga patay na to. Ngayon, tandaan nyo yung sinabi ko na petsa. January 26 yung pagbato kay Marcos
sa Kongreso. Okay. Di ba magulo yun? I think kung doon siya nagdeklara ng martial law, baka pwede pa. Baka nga pwedeng i-justify na magulo. Pero ano ang sabi niya sa kanyang diary? Professor of Ateneo de Manila University History Department, Abeth Ocampo, gave a lecture exposing the diary of President Ferdinand Marcos. Yung naiwan niya sa palasyo. He got copies of it. And he said in his diary na kung hindi tayo maghahanda, this is 2 days after the pagbato sa kanya, kung hindi tayo maghahanda ng ating pangontra sa mga demonstrasyon na ito, sila ay magtatagumpay na patayin ako at i-take over ang gobyerno. Kaya, kailangan i-perfect natin yung emergency plan. At sabi niya, meron akong ilang mga pagpipilian. At isa dito ay, gayon na, ay pigilin ang subversibong plano na ito. Ibig sabihin, anti-gobyernong plano na ito sa pag-aresto ng mga plotters na ito. Pero sabi niya, hindi ko yata ito magagawa dahil hindi ito matatanggap ng mga tao. So ano yung susunod na sasabihin niya? Ano yung solusyon niya? We could allow the situation to develop naturally. Then after massive terrorism, wanton killings, and an attempt at my assassination and a coup d'etat, then declare martial law or suspend the privilege of the writ of habeas corpus and arrest all, including the legal cadres. Right now, I am inclined towards the latter. Ano ibig sabihin nun? Kailangan palalain. Hintayin nating lumala ang sitwasyon. At kapag pinalala na lumala ng sitwasyon ng kanilang ginagawa, idedeklara ko ang martial law. So, ano ibig sabihin nun? Kung gusto mong iligtas ang bayan, gawin mo na. Bakit mo hahayaang lumala bago ideklara ang martial law? Maghintay na lalala. Ayon sa susunod na paragraph, if I want to be perpetuated in power, this is the easier way to it. Maliwanag, mga kaibigan. If I want to be perpetuated in power. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Si Pangulong Marcos mismo. Gusto niyang tumagal sa kapangyarihan. Nakikiuso siya doon sa mga diktador sa iba't ibang bansa sa Asia. Bigla nakakarinig na daw siya ng boses. Sabi ng boses, this is your principal mission in life. 1 year after writing about martial law. Huh? 1971 na to, March. This is your principal mission in life. Save the country again from the Maoists, the anarchists, and the radicals. This is the message that I deduce from the visions I see, asleep and awake. You should subordinate everything to this. God seems to be saying to me, nadamay pa ang Diyos. And you're the only person who can do it, he says. Nobody else can. So do not miss the opportunity given to you. La? At ano klaseng martial law ang kanyang ipapatupad? If and when I declare martial law, it will become necessary not merely to assume greater powers, but to impose what is referred to as martial law in its severest form, or in its technical senses, that of the will of the commander, unlimited by any restrictions from statutes or the Bill of Rights. Isang martial law na kahit ang konstitusyon susunod sa kanya. Yan po ang gusto ni Marcos. Kaya kailangan lumala pa para ma-justify. Alam namin niya kung ano ang gagawin niya sa unang araw na ipapatupad niyang martial law bago pa niya ito ipatupad. Pinlano niyang mahusay kung ano ang mangyayari. By 1972, bakit ganon
1970, magulo. 1971, may Plaza Miranda bombing. May mga pagsabog sa Joe's Department Store. Pero anong nangyayari? Bakit sinisuportahan pa rin ni Marcos ang mga komunistang hindi NPA? Totoo to. Ayon sa bagong pag-aaral ni Joseph Escalis, isang eskolang, ang mga ano, no, sila ni Noy Aquino, totoo yun. Nakikipag-ugnay sila sa mga NPA. Pero hindi mo pwede sabihin si Marcos hindi nakikipag-ugnay sa ibang komunista na hindi NPA. So ibig sabihin, hindi anti-communist si Marcos. Lahat komunismo noon ay ilan lamang ang bilang na NPA, less than 1,000 cadres. Hindi nila matitake over ang gobyerno. And even Manuel Yan, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines from 1968 to 1972, January, believes na kayang equal ang New People's Army without martial law. Na kayang equal ang demonstrations without martial law. But Marcos insisted on martial law, at itong si Manuel Yan, baka sumagabal sa plano niya, pinadala niya sa ano, Thailand para maging ambassador. So pinalitan niya yung chief of staff niya. Alam niyo, ang nangyari dyan? 1972. Pahupa na yung sitwasyon. Nang biglang mabalitaan na naambush noong September 22, 1972, ang kotse ni Juan Ponce Enrile, Secretary of National Defense. Ayon sa aklat na Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mijares, kaibigan ni Pangulong Marcos, advisor niya sa media, no, at president ng National Press Club, si Primitivo Mijares ay nagsabi na imbento ang ambush, inutos ni Marcos para may justification ng martial law na hinandaan niya September 21. Pero hindi niya pinirmahan ng September 21 yan. Sinabi niya lang, pinirmahan niya ng September 21 dahil divisible ito by 7. At ang paboritong numero niya ay 7. Okay? So, lucky number 7, 21, 7, September 21. Kaya itong araw na ito na anibersaryo ng martial law ay peking anibersaryo na pinaniwala tayo ni Pangulong Marcos. Dahil ayon sa tala ng Official Gazette, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon ng madaling araw ng September 23. Pero bago niya pirmahan yan, dahil sa ambush, September 22 gabi, nung gabi mismo yon, handa na ang listahan at inaresto na yung mga dapat arestuhin. Including number 1, Ninoy Aquino. Number 3, Senator Jose W. Diocno. At iba pa. Nung nanood si Secretary of Foreign Affairs, Secretary ano, Locsin, Teodoro Locsin Jr., nung pinakinggan niya tong lecture ko na to, siya ay napaluha kasi bumalik daw sa kanyang lahat. Kasi nandito siya sa listahan na ito. Siya yung number ano, 8. Palit ulo sa tatay niya. Yung tatay niya dapat ang arrest, pero siya ang arrestuhin na lang. May ganun. Huh? So, ito na. No? Inaresto na to mga senador na laban kay Marcos, pati yung mga nasa Constitutional Convention, inaresto niya na mga laban sa kanya, yung ayaw i-extend yung term niya, ayaw palitan yung mga terms doon sa Constitution. Yung mga journalists, no, yung mga aktivista, no, ay inaresto doon. September 23, parang kang nag-martial law na, alam mo yung nag-game ka, na hinuli mo muna lahat ng kalaban mo, tapos dineklaro mo yung sarili mong panalo. Parang ganun, bago mo in-announce na may laro pala. Di ba? So, 23, walang television, walang radyo, walang dyaryo, nagtakang tao. Although, nagpaparamdam na talaga siya magmamartial law siya. Nagpaparamdam din siya sa mga senador na magmamartial law siya. Kaya si Ninoy, sinasabi niya, magmamartial law talaga, mayroong plano talaga.
in-expose niya yun. At si Ninoy Aquino pala, nakalimutan ko, Atenista din. Okay? Nag-Ateneo din. Marami skwelaan si Ninoy. Isa doon, Ateneo. Okay. Eventually, nagpalabas ng Wacky Races kasi cartoons. Laging cartoons ang ipapalabas sa panahon ng martial law. No? Maraming cartoons at mga balita tungkol kay Marcos. At noong alas 7 ng gabi, lumabas ang Pangulong Marcos at sinabi, I have proclaimed martial law to save the Republic and reform our society. Ayan. Gusto niyo daw baguhin ang lipunan. May iso na siya, 1971 yata, yung sinabi niya, I come to speak of a society that is sick. So lagi niya pinapakita, sick yung society. Okay. Sa unang dyaryo ng martial law, yung 24, yung kinabukasan, 24, Sunday Express, Sabado yung 23 eh. Ginupitan ng buhok, agad ah, nung gabi mismo na yun, September 23, yung mga mahabang hair na lalaki. Bawal lang long hair na lalaki. So mga pulis naging barbero. Okay? Tapos, sa diary ni Pangulong Marcos, no? Sabi niya, things have moved according to plan. Although out of the total 200 target personalities in the plan, only 52 have been arrested, including the three senators, Aquino, Diokno, and Mitra, and Chino Roses, and Teddy Loxin. Ayan, nilagay niya talaga Teddy Loxin. Yeah. Tapos, nag-appear daw siya sa TV. Tapos, after 3 days, September 25, sabi niya, at masaya siya, the public reaction throughout the Philippines was welcome to martial law because of the smooth, peaceful reestablishment of peace and order and the hope of the reformed society. In fact, most everyone now says this should have been done earlier. It is indeed gratifying that everyone now finds or discovers I am some kind of a hero. There is nothing as successful as success. Oh, ha? Pinuri pa yung sarili. Okay. Sabi nila, Marcos was the best president. Sabi ng mga millennial, mababait daw ang mga Marcos kasi some people just don't see it because they focus on the martial law thingy. The martial law thingy. Kaloka. Anyway, Marcos wanted to be dictator and as a dictator have sole central powers of government. He abolished Congress, meaning there are no Senate and House of Representatives. He had lawmaking powers, which means he can direct the budget and he can also direct the legislation. Ibig sabihin, kung gusto niyang bigyan ka ng ginhawa, bibigyan ka niya ng ginhawa. In the Filipino perspective, parang old dato. Kaya nga, binalik niya yung barangay system. Sa mga barangay, siya yung dato, nagbibigay ng ginhawa, nagpapamudmud ng ginhawa. Pero pag hindi ka sumunod sa kanya, kukunin niya rin yung ginhawa mo. Yun ang catch doon. Alright? So, makikita niyo, no, si Imelda, siya yung Lady Bountiful. Diba? Nagbibigay ng maraming bagay. At yung sinasabi ng maraming kritiko, parang gustong gumawa ng dinastiyang politikal na siyang mamumuno sa Pilipinas. Kasi nakaplano na rin yung in the event of the death of Marcos by the 1980s, may executive committee na magte-take over headed by Imelda and General Ver. So may ganyang mga plano. Pero totoo yun. I will not deny it. Marcos's vision for the economy is that infrastructure, build, will jumpstart the economic progress of the country. Just like what happened in South Korea. Build. Build roads, build bridges. Diba? Build the electrification of the whole darn country. Totoo yun. Marcos electrified most of the Philippines. That is true. Totoo yan. LRT was envisioned. Na isa lang yung nagawa nila, LRT, yung line 1, but they envisioned already all the lines that we are planning now and that still have to be built. We have already planned during the time of Marcos. Expressways, dams, you know, name it. And my mother became governor of Metro Manila
and Minister of Human Settlement. So Mami Imelda became patroness of the arts. Diba? Nagpamudmud siya ng ginhawa sa mga artists. Di ba ngayon, walang ginhawa ang artists. Pero noon, nagpapamudmud. Kaso nagkaroon din ng mentality. Actually, nakasira yan eh sa cultural fabric ng Pilipino. Kailangan suportahan ng politiko ang art. Hindi, dapat tao ang sumusuporta sa art. Binibili natin ang artworks. Binibili natin ang films. Hindi puro libre. Ang artist, cultural workers, hindi puro libre dapat. Bakit? Pero nagkaroon tayo ng impression na dapat iasa lahat sa gobyerno. Yan ang wrong mindset noon. Pero yun na nga, apuri-puri pa rin in a way kasi wala ngang politiko na pumapansin sa kultura. Okay. So, ano yan? Yung mga boys town, girls town, home for the aged, mga pinatayo yan ng mami ko. Ha? May metro aid, naglilinis ng kalsada, river aid, pati ilog. First air-conditioned bus in the country, love bus. Iiwan mo kotse mo, magpa-park ka para lang sumakay sa bus na ito noong unang panahon. Diba? Nandyan yung mga kadiwa centers, yung mga bumibili ka ng mga murang basic services. Yung mga claim, nagbigay ng mga Nutriban na actually galing sa USAID yun. Na kunwari kanila, no? Well, hindi ko alam kung tinago nila, pero you know, people think kanila yon. And then you have the bliss housing, bagong lipunan improvements of sites and services. So may housing project for the middle class. No? Ayan, no? Lungsod Silangan. Even parks like Nayong Filipino, where you can tour the whole Philippines in one place. No? At yan, abutan ko pa nung bata ko. At hanggang ngayon, may Nayong Filipino pa rin sa Expo, Clark. Intramuros was rebuilt. No? And of course, the buildings. Ben Cervantes said that Marcos, Imelda Marcos had edifice complex kasi nagpatayo siya ng maraming mga edifices, kung ano-anong edifisyo at gusali. Folk Arts Theater, Cultural Center, Philippine International Convention Center, Film Center, kaso nung Film Center, minadali, no? Umulan, basa pa yung second floor, nilagyan ng third floor, agad, bumuho, at may mga namatay na ilang tao doon. Natabunan. Oh? Pero pinamadali pa rin yung project kaya tinayo pa rin nila. Oh? Heart Center, Lung Center, Kidney Center, National Arts Center, Nutrition Center, Population Center, Health Centers. Oh, pagod na ako. Ang dami. Oh? Kaso sabi sa aking pag-aaral, yung mga infrastructure na yan, nasa mga lugar kung saan madaling makita. Okay? Nakatulong naman talaga. Pero nasa mga lugar na madaling makita. Siyempre, Metro Manila, di ba? At saka iba pang mga lugar. Umusbong din yung arts, tulad na sinabi natin, kasi bawal magsalita laban sa gobyerno. Kaya sa radio station, ang atas, tatlong kanta, bawat oras, ang dapat nating pakinggan kapag ka, nasa radio ka. So, para hindi magsalita yung mga komentarista laban sa gobyerno, punuin natin ang music. So dyan naman sumikat yung mga katulad ni Ray Valera. Ito, kilala nyo ba yan? Macho guapito raw ako. Macho guapito. Yan. Tsaka yung mga Anthony Castelo, alam nyo ba yun? Nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Yung si Sharon Cuneta, dyan dinumusbong. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Oh. Ano ba reklamo mo? Marcos, bestest president ever. Dami siyang project. Pero kailangan tingnan din natin. At sabi niya, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, ano ang gusto niyang iparating? Gusto nilang iparating mag-asawa na silang embodiment ng ina at ama ng Pilipinas. Si malakas at si maganda. Ayan. Kaya makita nyo, may painting dito si Leonardo Cruz na si Maganda, binabantayan si Imelda Marcos. No? Actually, Imelda din yun. Imelda daw nung Spanish period. Ayan. Tapos Imelda nung sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung Imelda din ito, no? Pero kung titignan, kadaming Imelda naman yan, di ba? Pero ibig sabihin yun, nagpapamudmud ng ginhawa.
kung may Mount Rushmore, meron ding Mount Rush Marcos joke. Gusto niya sa mga build na ito, maalala siya ng tao. To memorialize himself. Totoo yun. Tandaan niyo mabuti. Playbook ng mga diktador ang mag-build. Kasi yung mga social services, ikaw ay ano, yung mga social services, alam nyo, mag-aano pa to. Ano tawag dito? Hindi maaalala ito. Pero yung tinayo mo, maaalala yun. So, to perpetuate himself to history. Kasi conscious si Marcos sa kasaysayan. Paano ako maaalala ng tao? So, well, ano ba sagot doon sa Marcos is the best president? Sasagutin ko rin mamaya doon sa sagot na sa the Marcos was the Marcos dictatorship the golden age of the economy. Oh, di ba? Sige. Ito po yung mga pinagmula ng ating mga datos. Hindi po ako economic historian, so I will explain it as simple as I can using some data. Yan. Paano magiging sasabihin mo na napaganda yung ekonomiya kung yung nawalan ng trabaho lumaki from 1972 to 1985? From 6.25% to 11.758%. Diba? Ang utang panlabas natin, dati $360 million noong panahon ni Makapagal, nadagdagan ng konti. Pero sa pag-alis ni Marcos, $28.3 billion na. Tayo yung isa sa pinaka-utangerong bansa sa Asia noon. Hindi totoo yung 2:1. Sapagkat nung si Marcos ay umupo noong 1965, 3.9 na yung piso sa dolyar. At bumaba pa yung ekonomiya natin noong 1969 dahil nag-overspend siya noong election. No, binangkrap niya yung gobyerno, naging 6.7 yung pera. But by 1985, 19 pesos na ang dolyar. Pero alam nyo, hindi na yung peso-dollar exchange, mahirap na indicator yan ng ano, kasi tumataas naman talaga ang halaga ng dolyar eh. Oh, so pero yon yung ibang indicators malinaw. Now, was Marcos the president of the golden age? I will not necessarily say golden age, but he brought us to the highest peak of our economy based on the GDP year-on-year growth rate, constant at year 2000 prices. Kasi iba-ibang presyo yan eh, sa iba-ibang taon. So, pinantay lahat sa year 2000 prices. At malinaw na makikita nyo kung ano ang naging takbo ng ekonomiya natin sa mga presidente. So, si Marcos yung pinakamataas, around 1973 and 1976, tumaas po yung ating ekonomiya sa panahon ni Pangulong Marcos, GDP. No? Yung mga businesses ng mga kalaban, pinamigay ni Marcos sa mga cronies. Nag-take over yung mga kaibigan niya at yung mga kapamilya niya. So sila yung nag-control ng ekonomiya natin. Parang oligarchy. Bagong oligarchy. Okay? Now, okay sana yon. Okay. May problema. Noong 1979, nagkaroon ng crisis sa langis. Oil shock crisis. Naapektuhan ng ekonomiya ng buong bansa. Ang solusyon ni Marcos ay build. Para gumanda ang ekonomiya. Paano gagawin to? Umutang ka sa ibang bansa. IMF, World Bank, International Monetary Fund. E ang problema, bumaba na yung ekonomiya natin, bumaba na yung halaga ng piso, pero sabi ng economic historian na si Buddy Biernas, nagpatuloy yung infrastructure project, umutang pa rin tayo ng umutang, mas malaki pa, kahit na naghihirap na yung bansa natin. Yun po yung nakaapekto sa ekonomiya natin, kaya by 1983, babagsak po siya sa pinakamababang level since World War II na hindi pa rin naaatim ng kahit sinong presidente na natapos. Matindi pong data yan, mga kaibigan. Pag tinignan natin, aangat lang yung ekonomiya ulit after people power. Pero dahil sa mga krisis sa langis, ay krisis sa kudeta at krisis sa enerhiya, bababa ulit ang ekonomiya, paangatin ni Pangulong Ramos, pero magkakaroon ng Asian Financial Crisis 1997, tapos nahalal si Pangulong Estrada, boom. Diba? Tapos, aangat ulit, pero magkakaroon ng kontrobersya, boom. At
Pangulong Gloria, iangat niya, pero magkakaroon ng ulit ng mga kontrobersya, boom! At patuloy na ho yung pag-angat. Actually, si Gloria at si Noynoy, maganda yung foundation na ginawa nila sa ekonomiya natin. Kaya kahit ngayon, maraming gulo, medyo di na masyadong, kumbaga bumababa. May COVID naman, so understandable. Now, kung titignan mo, Marcos brought us to the highest, not really golden, but the highest point of our economy. But it was short-lived because he mismanaged the economy. Because they wanted to build, even without money. Wala nang pambayad. So, boom, bumagsak ang ekonomiya. Lowest ever! So the answer to, was Marcos the best president? It's complicated. Basically, the indicators say he could have done better. Tapos nag-plunder pa sila. No, yun ang pinakamasama doon. Bakit kayo hindi galit sa plunder? Ang snatchan gusto niyong bitayin. Bakit? Inag-snatchan ka, nakakainis eh. Naramdaman mong ninakawan ka. Pero ang plunder, hindi mo maramdaman na ninakawan ka. Ito pala yung indicator ng utang. Nakikita niyo yung pula na yan. Yan yung indicator ng utang. Okay? Pinakamataas sa panahon ni Pangulong Marcos. Now, pero sabi ni Imelda, I am not aware of the extent of my wealth. That's how rich we are. What? So, bumaba yung ekonomiya, pero bakit ganun? Bakit ang rich daw nila? Diba? Okay. Talaga bang rich sila noon pa tulad ng sinasabi ng iba? Ang yearly income lang noong 1961, tama ba? ITR, 1962. Ni Imelda Marcos at ni Ferdinand Marcos. I 76 million, sorry, 76,853,000 pesos. Noong 1967, ebidensya po ang pinag-usapan natin dito, 189,000 a year. Medyo tumaas na, pero okay lang. Yearly. Pero bakit ganun? 1968 pa lang, sinimula nilang buksan ang mga Swiss bank accounts sa mga peking pangalang William Saunders para kay Ferdinand Marcos. At Jane Ryan para kay Imelda Marcos. Tingnan nyo steno notebook na nagtataglay na iwan ito sa palasyo, na nagtataglay ng mga listahan ng mga check disbursements kapag nagtutur ang First Lady noong 1983, kung saan bumili siya ng mga nightgowns. No? Nightgowns, libo-libo ang halaga. Tingnan nyo mabuti. Million, no? 1,668,000. 2,426,000. So ina-add-add yung mga listahan. Reimbursement for heart-shaped earrings, 52,000. Cartier Emerald Diamond Bracelet, partial payment, 108,000. Cartier Emerald Diamond Bracelet, full payment, 100,000. So i-add nyo yung 108,000 to 100,000. Ayun ang halaga ng alahas na yun. Tapos ito pa. So umabot yung isang trip nila ng 3 million na nagastos sila sa mga alahas at kung ano-ano. Bumili din siya ng Michelangelo painting. First payment, $1 million. Second payment, $1 million. Third payment, $1 million. Full payment, $500,000. $3.5 million na Michelangelo painting. Isang painting lang ang binili nila. Saan nang galing yung pera na yun? Sa loob ng isang araw, noong 1978, July, ilang piraso lang yan? Ilang pirasong alahas? $1,431,000. Saan nang galing ang pera? Bakit may mga properties sa New York, sa California? May mga hotel, may mga buildings na nabili. At hindi pa pinag-uusapan dyan kasi hindi lang naman sila. Yung mga crony, yung mga kakampi. No? Pati na rin yung halimbawa, yung nag-bankrupt sa sugar industry sa Negros, na kaibigan nila. You know, of course, why do we always blame Marcos when it was a whole system? Yes, I agree. We can be, it may be Marcos, we are unfair to Marcos because we're not blaming the others. Yes, that's true. We have to blame others as well because it's systemic.
but who allowed the system to happen? Who allowed all of this to happen? Malaki ang sagutin ni Marcos. Dahil sa pagka-bankrupt ng sugar industry sa Negros, ang mga batang Negros ay umusbong. According to John Silva, at that time, a volunteer of Oxfam, they fed and gave milk to hundreds of children in various stages of malnutrition, including Joel Abong, batang Negros, na namatay bago mangyari ang EDSA Revolution. He became the symbol of poverty in the time of Marcos. According to the Philippine government, Hubito Salonga, PCGG, $10 billion was missing. But the PCGG already recovered $4 billion in a way a victory to the Filipino people. And the Swiss banks, for the first time in history, returned money deposited from them that are doubtful or ill-gotten, deemed from a kleptocratic regime, $685 million. Sinoli sa atin. So, sabi nila walang nanalong kaso laban sa mga Marcos, pero maraming na-recover. Actually, maraming kasong nanalo. Maraming ring natalo tayo. Bakit? Kasi hindi na pwedeng bigyan ng criminal case si Marcos dahil patay na siya. Yun ang technicalidad doon. Yumao na siya eh. So yung mga kaso na yun, nagbagsakan lahat yun. Pero, ito ang ebidensya na nag-knockaw talaga sila. Nag-knockaw in the sense na hindi nila mapatunayan saan galing yung kanilang yaman. Okay. So Anthony, may katanungan ako. Hindi pa, alam ko na hanggang 10:30 lang tayo, pero baka naman pwedeng ituloy ko pa ito ng kaunti. Meron ba tayong ano? Eh, hindi ko naman nakahabaan ng todo, pero this is the first time I'm doing this lecture, this full lecture online. And at least this will be watched by other people in the future. And for the first time, ito kasi lecture na to, this is my favorite martial law lecture. I'm kind of, shall we say, parang medyo, hindi naman nagsasawa, pero parang nakakapagod na siyang i-lecture. So if I get to record this, this is going to help us spread what I think is that are the things that are important to know about martial law. Not everything, of course, because we cannot put everything in 1 hour or 2 hours. Now, let me make you watch a video, a short video about the Marcos well. Saglit lang, ano? Wait lang po ah. Okay, this is a very good demonstration of the logic of the Marcos ill-gotten wealth. Ang headlines kapag hinihimay, pinag-aaralan at tinitimbang, mas nakikita ang tunay na balita. Papalapit na po ang 30th anibersaryo ng EDSA Revolt, pero malaking debate pa rin daw ang Marcos ill-gotten wealth. Kaya't ginawa namin mas simple ang issue. Ang tanong namin, gaano kalaki ang yaman ng mga Marcos at saan ito galing? Noong 2003, nag-compute ang Korte Suprema ng Pilipinas. Sa higit 2 dekadang panunungkulan ni Ferdinand Marcos, aabot lang ng 16 million pesos ang legal na kita ng mag-asawang Ferdinand at Imelda. Ano man ang sobra dyan, ayon sa Korte Suprema, ay hindi na raw legal. Tandaan po ninyo ang numerong 16 million. Fast forward 2012, ang SALE ni Imelda Marcos na nagsasabing siya ay dukha, nasa 922 million pesos. Ang tanging niyang naging trabaho ay Minister of Human Settlements at Metro Manila Governor. Si Senador Bongbong Marcos, 437 million ang SALE noong 2013. Yan ang mga dineklarang pag-aari nila, hindi kasama dyan ang mga nakumpiska. Sa tansya ng PCGG, ang nakumpiska nila sa mga Marcos, nasa $4 billion na o 188 billion pesos ngayon.
Isang halimbawa niyan ang $780 million na Swiss bank accounts na nakumpiskan na ng gobyerno. Ayon na rin sa Korte Suprema, hindi pwedeng itanggi ng mga Marcos ang Swiss accounts dahil isang dekada nilang pinaglaban ang pag-aari nito. I'd like some clarity on your family's finances. Tinanong namin si Senator Bongbong Marcos kung paano niya mapapaliwanag ang perang ito. Anya, legal na issue ito at ang mga abogado lang niya ang nakakaalam. You, your mother, and your sisters were co-petitioners claiming ownership of those Swiss accounts. That amounts to around 33 billion pesos. Mm-hmm. So where could that have come from? These are legal questions that the lawyers have been arguing. Again, these are decided cases. So whatever the court has decided, we follow. Ang tanging sinabi ng senador, nagdesisyon na ang korte at yun na yun. Hindi raw niya kabisado ang strategiya ng mga abogado niya. The court decided, so that's that. I mean, yes, there's not much more we can add to that. And you and your family were laying claim to that, to those accounts, meaning that you and your family were saying that that belonged to us. And that amounts to 33 billion pesos or $762 million. Well, these are you know, when you're in court, you try and gain as much advantage as possible, I suppose. Again, I would have to ask my lawyer why they did that. I was not part of the legal team. I am not a lawyer myself. So what legal strategies they chose to adopt is something that I would still have to have them explain to me. Ano pa man, Anya, ang lahat ng mga akusasyon ay galing lang daw sa mga kalaban sa politika. At sa huli, kasaysayan daw ang totoong hukom. Ang mga akusasyon yan ay galing naman sa mga katunggali namin sa politika, kaya hindi nakakapagtaka. Pero, you know, history will judge. History will judge. And I know that history will judge on the basis of fact, rather on propaganda or on politics. Yun lang, hindi pa tapos ang pagbibilang ng kayamanan. Hindi yung 16 million pesos na legal na sweldo ni Ferdinand at Imelda, kundi ang $4 billion na nabawi na ng gobyerno at ang $6 billion na ayon sa PCGG ay hindi pa rin nababawi. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016. Okay, so maliwanag po yung presentasyon natin tungkol sa nakaw na yaman. Nakaw dahil hindi maipaliwanag kung saan galing. Pero maraming paliwanag sa internet na hindi ko na ho tatalakayin dahil hindi worth talakayin dahil walang ebidensya. Diba? Kung saan ang galing daw yung yaman noon. Mayaman na daw talaga. Nakita niyo yung kanilang income tax return, yun po ang ebidensya ng kanilang yaman dahil yun ang final nila sa gobyerno noon. So hindi paano nila maabot yung ganong yaman. Sabi ng iba, yung mga lumaban naman kay Marcos lahat sila ay masasamang tao at kailangan nilang, deserve nila ang mamatay. Deserve nila. Ah, kasi ganito yan eh. Ito ang tinuturo sa atin ng mga nagsasabi nito. Ang bansa mo ay ang gobyerno mo. At ang gobyerno mo ay ang leader mo. Hindi ko na sinasabing pangulo lang. Kahit yung lokal. Ibig sabihin, kung laban ka sa leader, laban ka sa gobyerno at taksil ka rin sa bayan mo. Isipin niyo mabuti yun, ha? Taksil ka sa bayan dahil kinikriticize mo ang leader. Malaking kalokohan po yan. Ako, I believe I love my country. Kahit sabihin pa nila na Chinese ako. In fact, ang Chinese ay lolo ko. Great-great-grandfather. Pero, if I criticize the leadership, does it mean I don't love my country anymore? No, I love my leadership. Because I think that they're doing not very well, so I can say my peace. Diba? Dissent is not evil. Ang pagbalikwas ay hindi masama, lalo na kung ito ay para sa tamang mabuti at pagmamahal sa bayan. Hindi dapat minamasama ng kahit anong pamahalaan ang pagbalikwas. Pero ang
ang mga diktador sa mundo, meron laging common enemy na pinasasama. At sinasabi lahat sila, komunista. Komunista? Well, yung iba na pilitang mamundok dahil sa nangyari sa martial law. Hindi na solve ng martial law ang komunismo. From 1,000 cadres of the New People's Army, naging about 25,000 to 30,000 cadres by 1986. Akala ko ba sinolve ang komunismo? Tapos magkikipag-meeting si Marcos kay Mao Tse-tung, ang nangungunang komunista sa mundo. Kay Leonid Brezhnev, ang nangungunang komunista sa mundo. Kay Fidel Castro, ang nangungunang komunista sa mundo. Hindi laban sa komunismo si Marcos. Maniwala kayo sa akin. Basahin niyo yung sinulat ni Joseph Scalise. Lino Broca, masamang tao. National artist for film. Manila Times editor-in-chief Chino Roses, matanda na, humaharap pa sa mga tangke ng tubig. Masamang tao. Longest senator, years in the Senate. Senator Lorenzo Tanyada, the grand old man of Philippine politics, masamang tao. Bobby De La Paz, doktor sa baryo, masamang tao. Lorena Barros, masamang tao. Ateneo de Manila, Student Council President Edgar Hopson, masamang tao. These people love their country. Their slogan, Marcos Hitler, Dictador Tuta. Ang mga estudyante ay lumaban. Even when martial law happened and the schools were closed temporarily, when the classes resumed in UP, they were doing their best to protest the regime. And I thank Dante Ambrosio for giving me his collection of photographs that some of them I'm showing here today. He died in 2011. He's my teacher in UP. He's also part of the resistance. He's a great hero. Mga simpleng tao na hindi nyo kilala, pero mga bayani pala. Diba? So they were doing their small protests the way they can. Kasi bawal pong mag-meet ang mga tao nun. Bawal mag-meet yung mga tao ng illegally. Huhulihin ka illegal assembly. Sabi nga, when three or four are gathered in my name, that's called illegal assembly. So yung mga estudyante ng iba't ibang Universidad, UP, no? May ipapakita ko sa inyong video, ah. Maganda 'to makita niyo mga estudyante. In the middle of martial law, may mga estudyante na lumabas ng kanilang eskwelahan. Okay. At makikita niyo kung gaano sila katapang, ano? November 1976. Iligo tayo ng liwa. Yeah.
Okay, nakita niyo ba kung sino mga estudyante 'yon? Yung mga estudyante ng De La Salle University, Manila. Unbelievable 'yon. It was a story that was circulating among the alumni that there was a protest in the middle of martial law wherein De La Salle stood. Nobody wanted to believe because you know De La Salleans are parang hindi sila the type of activists. But it was the middle of martial law when the time was so delikado kasi alam niyo pag sumama kayo sa ganun pwedeng bigla na lang kayo madampot o torturein kayo ba eh magpapahuli ba diyan yung mga Atenista diba down from the hill they said down from the hill diba I'll tell you a story of one Atenean this guy you know that guy in the middle of his class he will go out, step out of his classroom, and he will wait sa labas ng kanyang classroom kasi susunduin na siya ng pamilya niya because they have to go to the detention facility, Fort Bonifacio, to visit his father. That guy grew up to be a very shy man, affected by the events of his youth. His father was, of course, Benigno Aquino Jr. This Atenean is former President Noynoy Aquino. So yan yung mga Ateneo friends ni Noynoy. You know, the Ateneans also fought the Marcos dictatorship. They were there during the first rallies, during the first quarter storm, and they were there until the end. Why? They wanted to do greater good for others. In fighting Marcos martial law to bring back kaginhawaan to the people, they were practicing the spirit of magis that every Atenean should have. Because in everything that they do, the little things that they do for resisting the dictatorship, they were giving greater glory to God. Ad maiorem Dei Gloria. There are other people who also resisted. Writers like Ruben Cuevas. Ruben Cuevas wrote poetry that was allowed by the Marcos dictatorship in their censorship, Prometheus Unbound, which is about bondage. But it doesn't refer to Marcos, except that the first letters of the line says, Marcos Hitler, dictador tuta. Marcos Hitler, dictador tuta. And the military was so obsessed in finding Ruben Cuevas because he was a pseudonym, apparently, of the writer Pete Lacaba. And they arrested and tortured him brutally. Nakalaya lang si Pete Lacaba because Nick Joaquin refused the National Artist Award being offered by Imelda if they will not free Pete Lacaba and Bonnie Ilagan, the writers. Resistance was delikado kasi they have mimeograph machines. They want to tell the truth, so nag-mimeograph machine sila. These are, kapag nahulihan ka nito at nahuli ka na gumagawa nito, maingay yung mimeograph machine. This is before the photocopy. Bago yung Xerox. Di na alam ng mga millennial to tsaka ng mga Zenials. So this is mimeograph. Ayan. There were writers who fought the dictatorship like Dito Sarmiento who published this collegian cover when Marcos was honored honoris causa by the UP College of Law. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sino kikibo kung hindi tayo kikibo? Sino kikilos kung hindi tayo kikilos? They arrested him and after a year, he was freed but his heart condition became worse at siya po ay namatay after some time. I am sorry to say that because the dictatorship became so bad that
you know, at that time, it was in a way, and parang na-encourage yung mga tao na mamundo and go to the armed struggle. Of course, you see here Jose Maria Sison, Commander Dante, and Saturo Campo. They were the leaders of the CPP, NPA, NDF, who rose against the Marcos dictatorship. They also, the MNLF, MILF problem became emerged because of the Jabida incident, which was so unfortunate, ano? Pag-aralan nyo na lang yan, yung usapin na yan ay, pero alam nyo, naka-apekto yung Marcos dictatorship sa paglala ng sitwasyon sa Mindanao. So hanggang ngayon, minamana natin yung problema na yan. There were the women journalists, no, who were there. The priests and nuns, including Jesuits. Some of the nuns went to the slums, helped the human rights victims when they needed, when, you know, kasi alam mo, pagka na-torture ka, nakulong ka, walang masyadong makakakalinga sa'yo. So, yung mga madre ang gumawa noon. So, binisita sila sa kulungan, binigyan sila ng legal assistance. Even Cardinal Sin became more vocal against the Marcos dictatorship. By 1976, when the Jesuit seminary, Sacred Heart Novitiate, was raided by the military, naghahanap sila ng mga komunista sa mga Jesuita. And of course, that angered Cardinal Sin. And he started to lambast the dictatorship. You also have, look at Sister Mary Jan Manansan of Saints Co. She helped the La Condena strike with no less than the former president of the Ateneo Student Council, Edram Hobson. In 1976, in the middle of martial law. And they won. The La Condena strikers won. Diba? Sina ano yun? Crispin Beltran. The late Congressman Crispin Beltran. Alex Bongkaya was part of that as well, yung mga strikes. Even church people were supporting the poor. Because the church was for the poor and supposed to be for the poor. See? So ito na sina Bert Olalia, Crispin Beltran, the labor leaders. This is the violent, pero very, very proud dito. Yung resistance ng mga strikers sa ibang mga lugar, Globe Steel Factory was just the people power already. Kaya I say, look, people power was not 4 days. People power 4 days was just the culmination of a long struggle which was not peaceful, but bloody and hard. People suffered. You know, you don't say, I give my freedoms to a dictator. Binibigay ko na ang kalayaan ko. Hindi mo sinasabing ibibigay ko yung kalayaan ko sa isang diktador at sasabihin mo, mag-party tayo sa EDSA, babawiin ko na yan at mababawi mo na. No! No, ladies and gentlemen. If you give your freedom to a dictator, you will suffer to get it back. And your children will suffer to get it back because it will be a long struggle, ladies and gentlemen. Hindi peaceful ang revolution. So, if you don't want revolutions to happen, take care of your democracy. The poor were there. The urban poor were also working. But not just the poor. Diba? The masses were there fighting even before the Ninoy assassination. The lawyers were also fighting for the poor. These are not so poor people. Civil libertarians, they're middle class, they're bourgeois, but they help people. Because it doesn't mean that you're rich or you're bourgeois, it means that you're callous from the pain of the people. Alam mo, taong limitado lang sa nakikita niya ay yung nagsasabing, ako ay mabuti ang lagay ng panahon ng martial law, kaya maganda ang martial law. You do not have to experience the pain of the urban poor. You do not have to experience the pain of the farmers. You do not have to experience the pain of the political detainees to say that martial law was bad to many, many people. You do not have to suffer. All you have to do is open your heart.
All you have to do is be sensitive to other people's plight. Dapat bukas ang mata mo at puso mo. Dahil maraming Atenista ang gumawa niya noong panahon ng Batas Militar. So, marami ang lumaban ng mga sektor. Chino Roses, matanda na, humaharap pa sa mga sa mga pulis at tangke ng tubig. This is Tito Gingona. This is Lorenzo Tanyada. This is Ben Cervantes, the film director and stage director. He's a good friend of mine. He was a good friend of mine. This is Rene Sagisag. Siya, bedan naman. Oh. Tinitear gas pa sila, hindi lang tubig. Tear gas. Alam mo yung tubig, pag yung binomba ka ng tubig ng ng water tank ng bumbero, iitsa ka doon pag hindi kayo nagkapit-bisig. So, ganun kasakit yung tumatama sa dibdib mo. At ititear gas ka pa nila. So, look at the old Tanyada. Kailangan dalhan ng oxygen. Even the artists in prison did not let imprisonment, diba, falter it, yung mga prisoners, hindi nila hinayaan yung pagkakakulong na masira yung kanilang artistry. Diba? Go not gently into the night raid. Go not gently into the night. Rage against the dying of the night. Isa Dylan Thomas, kung di ako nagkakamali. Ganda. So the artists were there. Parang face mask, ano? Parang panahon din ngayon, naka-face mask naman tayo. You can be killed. Even singers, bawal pong kantahin ang bayan ko. But one guy dared to sing bayan ko. And that was Freddy Aguilar. And Freddy Aguilar, nung narinig siya nung isang tao ni Imelda, si Doroy Valencia, sabi niya, ihingi natin ng permiso na ikaw pwede mong i-record yung bayan ko. Bawal ang bayan ko, pero pinarecord siya ng bayan ko. And bayan ko became the anthem of the EDSA Revolution. Yung magkaisa, handog ng Pilipino sa mundo, after EDSA yun, in celebration of the real anthem of EDSA Revolution was bayan ko. Which was composed by Revolutionary General of the Philippine Revolution, Alejandro. Si Alejandrino. Jose Alejandrino, nakapampangan, in Spanish. And translated to Tagalog by Jose Corazon de Jesus and lyrics by music by Constancio de Guzman. Ben Cervantes, Lino Broca, in their films Maynila, Sa Kuko ng Liwanag, diba? Insiang, Jaguar, showed martial law in an artistic way. Writers like Bonnie Ilagan, who was portrayed by Alden Richards, you can watch it in YouTube if you want a primer on the martial law years. Beauty queen like Nelia Sancho also joined the struggle. Bands, musicians like Inang Laya, theater people doing their street theater. Students. The arts was used for creative resistance, ladies and gentlemen. Hanggang mamatay si Ninoy Aquino, dumami pa yung mga magpoprotesta. The Muslims and the women were already there. Gabriela was founded by Sister Mary Jan Manansan, one of the founders noong pang panahon ng martial law. Dentists for truth, freedom, and justice, sabi lang, fight truth decay. Sabi ng mga doktor, doktorin ang may karamdaman, hindi ang botohan. Diba? We are your wives, mothers, daughters, and sisters. Palayain ang mga tatay namin. Free our detained parents. That was the time when not all who fought martial law were bad people. But they were people who loved their country. What was the consequences of fighting for your country, of loving your country? Even the young people like Leon Alejandro were there at the forefront during the Marcos dictatorship. Martial law was the most democratic time in Philippine history, according to them. Democracy means majority rule, yes. But Akolatilia is true democracy is when even the majority rules, you have to protect the minority. The rights of the minority.
No? You don't kill your opponent. You don't bury the people who are against you, because in a true democracy, kailangan po na pinagkakaisa mo ang bayan kahit na magkakaiba ang pananaw nila. At yung mga magkaibang pananaw sa'yo, ginagalang mo ang pananaw nila. Yan ang human rights. But there was militarization in the time of Marcos. The military was given a free hand because if they abuse their power, hindi sila pababusahan. Sabi ni Marcos, no one but no one has been tortured. But the military camps, alam nyo, kapag nag-aresto sila, listahan lang yung nakalagay doon. Listahan lang ang pinagbabatayan, hindi warang. Oh? So pwede kang arestuhin ng walang papel. May mga presidential commitment order, ibig sabihin, presidente mismo ang nagpatawag sa'yo. No? Makukulong ka sa mga kampo. Sa Metro Manila, ang mga kampo ay A, B, C, back to B, or proceed to D. Aguinaldo, Bikutan, Krame, Bonifacio, or proceed to D. Death. According to some estimates, 70,000 were imprisoned, 34,000 among them were tortured, and among them, 3,240 were killed. This is one of the, alam yon, sabi nila, pera-pera lang daw ang mga biktima ng martial law. Kaya daw sila kumukuha ng kompensasyon. Ito po ay isang biktima ng martial law na tinorture, na nabigyan ng claim sa Hawaii ng about, sabi nila, mga 40,000 pesos. 40,000 pesos. Napakalitos. Isang buwang sweldo lang ng ilang tao sa atin yun. Pero ba't siya umiyak? Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wakas may nag-recognize na totoo yung nangyari sa kanila. Justice was served for some of them. This is my friend Susan Kimpo. Susan Kimpo, who died recently, was the author of the book Subversive Lives, a family memoir of the Marcos years. She was the youngest of the 10 Kimpo siblings. 7 of them will fight. 5 will experience. 5 of her siblings will experience either imprisonment, torture, death, or disappearance. One of them was Ronald Jan Kimpo. She was 17, a geography major at UP, when nang siya ay nakikipag-meeting kay Liliosa Ilaw. Nakikipag-meeting siya kay Liliosa nang dumating ang pulis sa bahay ni Lili, hinahanap yung kapatid ni Liliosa na si Marie Hilaw. Pero ang nahuli ay si Liliosa at si Ronald Jan at yung iba pa nilang mga kasama. Sabi nila kay Ronald Jan, tagalin, ayo, mukhang matalino to, nakasalamin eh. Taga-UP ka, ano? Taga-UP. Nakita yung ID. Depo, komunista. Taga-UP, komunista. Tagalin mo kayo salamin mo? Singkit ka pala eh. Mukha kang taga-Red China. Depo, komunista ka. So hinuli siya dahil mukha siyang matalino, nakasalamin, taga-UP, at mukhang incheck taga-Red China. Yun ang dahilan kung bakit siya hinuli. Sabi nila, sir, pwede bang umihi muna kami bago tayo umalis? Nung pinaihi sila, hindi pinaplash ang inodoro at nilubnob ang kanilang mga ulo sa inodoro yun. Nung dumating sila sa kampo, ang mga lalaki ay tinorture. Iba-ibang torture, at mababasa dito sa aking papel, may pagkuryente na nilalagay sa ari at sa ulo. Kinukuryente ka, tinatanong ka, sino mga kasama mo, nasan sila, paulit-ulit. Mga around 1 week to 2 weeks kang tinotorture sa unang panahon ng iyong imprisonment. Pinapainom ka ng maraming tubig hanggang pagpuno na yung laman ng tiyan mo. Sisipain nila yan para lumabas sa butas ng mga mukha mo ang tubig at dugo. Pinupompiang ka, rinarasyan roulette ka. Ito yung maglalagay ng isang bala, paiikutin sa revolver at tatakutin ka na baka yung isang bala na yun ay yun ang bumaril sa'yo. Si Liliosa Hilaw ang susunod na tatawagin. At baka siya ay gahasain. Sinabi ng militar, at may ilang nagsabing siya ay uminom ng muriatic acid
dahil sa kanyang ayaw niyang magahasa. Ang pamilya ay ayaw maniwala dito sapagkat nang tanggapin nilang bangkay ni Liliosa noong 1973, hati na ito, maraming, may paso ng sigarilyo, maraming bugbog, at basahan ng laman ng kanyang ulo. Yung utak ay dinala sa isang balde na may muriatic acid doon sa burol niya ng mga militar. Siya ang unang detenidong namatay sa panahon ng Batas Militar. Si Lillian Kim po ay inabusong sexual, kapatid ni Ronald Jan at ni Susan, inabusong sexual araw-araw ng ilang mga panahon. At ang nangyari ay minsan, at tinotorture, at minsan, nira-Russian roulette din araw-araw. Nira-Russian roulette araw-araw. Ah. At minsan, dinala siya sa pintuan at pinakita sa kanya na may tao sa kabila na kwarto. At nagka-eye to eye sila na dugo ang lalaki. At ang lalaking ito ay ang kanyang asawa. So sinarado ang pinto at tinorture pareho. Kung hindi mo sasabihin ang gusto naming malaman, papatay namin ang asawa mo. Kung hindi mo sinabi, pre-rating namin ang asawa mo. Mga ganun. Nung makalaya na sila, yung asawa niya hiniwalayan siya. Bakit? Kasi sinabi sa kanya ng asawa niya. Kapag nakikita ko ang mukha mo, naalala ko lang ang nangyari sa akin. Si Ronald John Kim po ay sukat na wala noong 1977, hindi pa rin nahahanap hanggang sa ngayon. Sabi niya kay Susan, "Susan, mamaya uuwi ako pag handa mo ako ng hapunan." Hindi na po siya nakauwi pagkatapos noon. Nathan Gilbert Kim po ay taga Philippine Science High School. Siya po ay tinorture din, nakulong at eventually namundok. Ganun din si Noel Kim po, nahuli at tinorture. Ang kanilang kapatid na si Ismael Jun Kim po ay tinorture, inulit tinorture, nakatakas, namundok at eventually namatay sa kabundukan. So yun ang nangyari sa pamilya Kim po. Mga nagmahal lamang sa bayan, sinasabi mga rebelde sila, pero naging rebelde sila dahil pinush sila, tinulak sila ng sitwasyon. Si Primitivo Mijares, nabanggit na siya, kaibigan ni Marcos, pero kumala siya kay Marcos at tumungo sa Amerika at sinulat ang akdang The Conjugal Dictatorship na nag-e-expose ng kanilang mga ginawa sa bayan. Alam niyo ba kung anong nangyari kay Tibo? Actually, hindi ko alam. Hindi na po siya nakita pagkatapos nito. Ang anak niyang si Boyet ay naiwan sa Pilipinas, 16 years old. Sabi ni Boyet sa kanyang yaya, "Yaya, nakausap ko ang daddy. Buhay po siya at gusto niya akong makita." Hindi nagpaalam si Boyet tumalis. 2 weeks nawawala. Minsan, isang helicopter ang lumipad at may ibinagsak na isang bagay. At ang bagay pala na yun ay ang dugo ang katawan ni Boyet. He was tortured brutally, sabi ng kanyang ina. Binunot lahat ng mga kuko and 33 ice pick wounds around the body. Grabe. Gusto ba nating balikan ang ganitong kalupitan? Gusto ba nating balikan ang ganitong panahon sa ating kasaysayan? Si Rizalina Ilagan, kapatid ni Bonnie, ay nawala. Si William Vincent Bilibeg ay isang Amerikano-Pilipino na nag-aral sa Ateneo at eventually pumasok sa UP at naging orgmate ko sa UP Lipunang Pangkasaysayan. No, pareho kami ng org, ibig sabihin. Hindi ko siya naabutan. Siya po ay namundok eventually at pagdating ng panahon, siya po ay napatay. Edgar Hobson, hindi na niya kaya na manatiling moderate. Kaya siya rin ay namundok
at namatay sa Davao, pinatay ng mga militar noong September 21, 1982, ngayong mismong petsang ito. Si Lorena Barros, leader ng mga kababaihan, 28, namatay, pinatay. Emmanuel Lacaba, poet, mag-isa sa magaling na poet ng bansa, napatay, 27. Tony Hill Hilario, Antonio Tagamulila, Enrique Volter Garcia, June Kimpo, ang mga doktor ng masang tulad ni Johnny Escandor at ni Bobby De La Paz, pinatay din. Pati ang mga labor leader, pinaulanan ang kanyang kubo, si Makliing Dulag. Pinaulanan ng bala ang kanyang kubo at siya inapatay. A lot of them young people, they love their country and they so love their country na binigay nila ang buhay nila para sa atin. Sila'y mga bayani. Pero sana kung buhay sila ngayon, baka sila ang ating mga pinuno. Yon ang isang malaking dagok ng Batas Militar. Isang buong henerasyon ang na-wipe out ng mga taong nagmamahal sa bayan. Na sanang siya naging leader natin. Hindi lang po infrastruktura ang mahalaga sa isang lipunan. Dahil ang malaking dagok ng Batas Militar ay ang pagkasira ng ating kultura, ang pagkasira ng sitwasyon sa Mindanao, ang pagkasira ng ating mga institusyon na nawalan ng tiwala ang tao sa pulis, militar, hustisya at gobyerno. At ang makawala ang mga Marcos at ang kanilang mga kasamang may responsibilidad dito ay nagbigay ng mensahe sa mga politiko na gano'n man kalaki ang iyong ninakaw, pwede ka nang makawala at makalusot. At ang tawag po dyan ay culture of impunity. Na lalong lumula dahil sa sitwasyong ito. Maraming pagpatay ang naganap. Maraming massacre ang naganap. May mga binabanggit na massacre sa pagtatapos ng Marcos regime, after the Marcos regime, na sabi, bakit may massacre naman kayo na ganito? Mas marami pong massacre pa rin nung panahon na yon. At marami po ang patay. Lalo na yung mga Muslim, may mga meron dito na napakarami talaga yung napatay na mga Muslim. Parang mga pamilyar na sitwasyon at eksena na makikita nyo ngayon, itinatambad sa mga tao, pinapapila ang mga tao kapag may napapatay para hindi sila tularan. Dahil itong mangyayari sa'yo kung lumalaban ka sa gobyerno. Hayaan nyo pong ibigay ko sa inyo ang isang video ng karanasan ng panahon ng Batas Militar. Panahon ng Batas Militar ng isang bata, ng dalawang bata. Okay. Saglit lang po. Of children. For some children, the brutality of the military is not a fairy tale. Marela, who's only 8 years old, tells what happened when the soldiers came to her village. Mutang kami sa iyong mga anak ang bagaw. Tapos, tumamutang man si nanay na butang kan jumar, wara, jumar karuyag ay nagtangis. Tapos, trapin yung kami, tumba na lang kami at ulo. Tapos ako, nakakararay ang hinusugaran ng kaniya kamot. Tapos, pagkuha ko nga mamingaw naman, umuhatak.
Tapos ako sinanaging kulwan nga sa Madanulo. Tapos dinisine nga naigo di kan si Jumar ang lawas, di ba? Tapos asugarong ko nakulo puro sila dugo. Astan utok na kade ang kananay utok sa nakulo. Tapos nagtinangis ng gan mamaitang bata ako kargahon. Tapos dadlagan kami na lima. Puros kami kabataan. This boy watched from the safety of a coconut tree soldiers questioning his father. Chato, pag siring nga hinto, hinto ni tatay, pag pagkuang bintiw ni Rami, ngan gapuso niya liwat, din ni. Ngan, di malay, gin, kuang nang gapuso at andin ni, ngan, in katinan andin ni, in katinan andin ni, gin, katinan andin ni. Ngayon, impalingi, ngan, tagnos ni Rami, ngan, kuang niya, gut-guton andin ni. Di mahal to, ira pag inuyagan ang ulo, magkwarang kahoy ngan, ira, sipaon na itong punong lubi, pag-abot nga to, tahuban hirahan, daon ang lubi, para diri kilalon. Ano naman yung magbubuha doon sa dunya na, kuwan, ano yung plano, ano yung buka ng tatay? Kay, pag makabulos, manalimbaso kay, bisan pa man nga ni Chiyo nga, kuti pa nga ni, turusikon, dako na nga ni, na ato na, tungod niya yung pipi na ato. Siguro naman, maniniwala na tayo sa bata sa kanyang sinasabi. Sana, kahit na nakinabang kayo ng batas militar, kahit gumanda ang buhay ninyo noon, sana isipin nyo ang mga naging biktima. Nakakaawa nga yung mga biktima kasi dahil ginagamit ang kasaysayan sa politika, hanggang ngayon kailangan kukilkilin ang kanilang mga karanasan. Sila ang biktima dito. At hanggang ngayon, patuloy na binibiktima. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating ipaalala ang nangyari sa nakaraan. At sana itigil na o mabawasan na yung paggamit sa politika ng ating kasaysayan. Naalala natin ang Atenistang si Ninoy Aquino na for 40 days ay nag-fasting para labanan ang diktadura. 40 days fasting, hindi gimmick po yun. Tanging ang iswitang si Father Horacio de la Costa lamang ang nakapagpapigil sa kanya. Dahil sabi, no, do you think that by dying you are more courageous? You're not being courageous, you're a coward. To continue living and to continue fighting, it is more courageous. Sabi sa kanya ni Father de la Costa, do not interfere in the divine will. Let his will be done. And so he stopped after 40 days. Pero pumayat na siya ng todo. After 7 years and 7 months of imprisonment, he was allowed to go to America for an operation. But 3 years after a happy life in Boston, he returned because he wanted to talk to Marcos to restore democracy in the Philippines with the opposition. But he was killed. 2 million ang nakipaglibing kay Ninoy. Marami na ang lumalaban nung panahon simula 1970s, pero lalong dumami nung 1983 to 1986. Hindi lang dahil kay Ninoy, naalala din nila ang iba pang mga namatay. Ninoy Aquino, Johnny Escandor, Edgar Hopson, Pabi de la Paz, Makling Dulag. Justice for Ninoy, justice for all. Pati na rin mga kababaihan at mga kabataan. Sa pagtatapos, nais ko pong alalahanin ang nangyari nang ilibing ang Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. November 16, kung di ako nagkakamali, 2016. Umiyak ako habang papunta sa rally sa People Power Monument. Umiyak ako kasi naririnig ko na pinapangalan ang Pangulong Marcos. Merong bandilang tinupi at ibinigay sa kanyang asawa for the service of the nation, for his service to the nation. May 21 gun salute na binigay. Isang parangal na hindi man lamang naibigay,
doon sa mga bangkay ng mga bayani hindi pa natatagpuan. Marami sa kanila mga kabataan katulad niyo. Kaya ako umiiyak. Sabi ko, natalo ba tayong mga guro? Nabigo ba tayo? Sa kabila ng pagtuturo natin, ang kabataan ay naniniwala na dapat mawala ang karapatang pantao. Pero pagbaba ko sa People Power Monument nung gabi yun, nabuhayan ako ng loob. Sapagkat nakita ko, libo-libong mga kabataan ang nandun. Ang mga kabataan, hindi tayo natalo. Ang mga kabataan ay naroon. At sinasabi nila, yes, I did not experience martial law, but I don't have to because they fought for me. At dala-dala nila yung larawan ng mga taong bayani ng martial law na akala ko'y nakalimutan na nila. Guys, simple lang. Ang martial law ay panahon ng kaliwanagan sa ibang tao dahil maraming mga nakinabang sa mga proyekto daw ni Marcos. Ngunit panahon din ito ng kadiliman dahil sa mga maraming pang-aabuso at nabiktima. Pero mas panahon ito din ng kaliwanagan dahil ito ay panahon ng pag-usbong ng kabayanihan. Ng maraming taong hindi lang namatay, kundi yung nabuhay at lumaban para ipagtanggol ang ating kalayaan. Ibang-iba ang panahon noon. Noon, kapag ka ikaw ay nagmahal sa bayan, maaari kang manganib ang buhay. Maaari kang mamatay. Noon, isang tao lang ang nagtatakda. Anong papanoorin mo sa TV? Anong sasabihin mo? Dahil kung hindi, mawawalan ka ng ginhawa. Isang tao lang ang nagsasabi kung anong magiging direksyon ng buhay mo. Ngayon, malaya na tayo. Kaya mo nang itakda ang sarili mong buhay. Kaya mo nang mahalin ang bayan mo. Pero ngayon pa tayo hindi umibig. Bakit? Ano ba ang pinaglaban ng ating mga bayani? Mula noong panahon ng revolusyon, panahon ng gera at panahon ng batas militar. Simple lang. Ito'y nakalagay sa ating sagradong konstitusyon. Artikulo 3. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of information, freedom of investigation in due process, and freedom from torture, force, violence, threat, and intimidation. Pero bakit ngayon? Gayon, may mga nagsasabi sa atin, ayoko na ng aking kalayaan, isusuko ko na ito. Do we really need freedom or do we need discipline? Dahil ang kanilang definition ng freedom ay freedom na gumawa ng masama. Hindi po. Ang totoong definisyon ng kalayaan ay ito. Ayon kay Gat Emilio Asinto, na pagkakaisa ang lahat ng tao at kinalilimutan ng bawat isang pansariling pakinabang at walang ibang nalalaman kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Yan po ang tunay na kalayaan. Sapagkat kung mahal mo ang bayan mo, disiplinado ka. Magkasama ang disiplina at kalayaan. Dahil pag sumusunod ka sa batas, nilalayo mo sa kahapahamakan ang iyong kapatid. Sumusunod ka sa batas trapiko, may isang hindi naaaksidente. Pag minamahal mo o nirerespeto ang karapatang pantao ng iba, ito ay pagmamahal sa bayan. Pero bakit ngayon? Bakit? We kill each other with our words, with our division in our society. Pinapatay natin ng sarili ang ating kapwa kababayan sa ating mga salita. At patuloy na pinapatay natin ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng terorismo at mga pagpatay. Nasaan ang bayan ko? Na nung panahon ng EDSA Revolution, nandyan na ang sinasabing kalaban. Kapwa mo Pilipino. Nandyan na, pero hindi mo dinuraan, hindi mo sinabihan ng masama, hindi mo pinatay, bagkos binigyan mo ng bulaklak at niyakap mo at sinabi mo, pare, bakit tayo magpapatayan? Pare-pareho tayong mga Pilipino.
Ayon sa isa pang bayaning Atenista na si Ferdi Arceo na namatay sa Visayas. Pinatay ng militar. Sinulat niya sa kanyang ina at mga kaanak, "Hari naway magtagpo tayong muli sa isang panahong walang kalupitan." Ang panahon na yon, sana ay ngayon. Sana ngayon tayo nagkita-kita kasama si Ferdi. Baka sana ngayon siya ang speaker ninyo. Pero kayong nakakita ng liwanag, kayong nakakita ng kalayaan, huwag na huwag ninyong papabayaang mawala itong muli. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, sir, for, dare I say the word, for that brutal and straightforward take on the 1972 martial law. I think we have some time to entertain questions. One or two, perhaps. You can write them. You can write them down here in the chat box, so we can raise them to Professor Chua. Okay. So we reach about 300 plus active viewers. Yeah. Ladies and gentlemen, so congratulations. So we're going to check the live stream at the school's official page. So hopefully we have questions there. Okay. Thank you, Father Wames. Thank you. While we are looking for that, sir, I have a question to ask. You mentioned Pete Lacaba earlier. Yes. Okay. Is he related to Jose Lacaba? Jose Lacaba is Pete. Ah, okay. Yes. All right. The writer of Days of Disquiet, Nights of Rage. Which is the definitive account of the first quarter storm, yes. Basahin niyo yun, mga bata. Days of Disquiet, Nights of Rage. It's still available at Shopee. Okay. Let's check the comments. If you have any questions, please raise them now so we can, answer. Pwede bang mag-shout out sa kaibigan kong si Ses Cola? Maraming salamat. There's a sharer here, EG, who said, "Salamat sa mga Pilipinong lumaban para malasap naming mga kabataan ng kalayaan na tinatamasa namin ngayon." We don't get trolled here, ano? Nakakatuwa. Andre Lupera, hello, maraming salamat po. And to all who commented, thank you. Daming comments? Yeah. We cannot read all your names, but thank you. Okay. Any other questions? I have another question, sir, since it seems that the students are not raising anything. What's your take on the historical revisionism that's, you know, going on right now and, you know, slowly drifting into the social media mainstream, and then a lot of people are getting hooked into it? Ganito. The historical revisionism, I don't want to call it that. Actually, I go to events that are called historical revisionism, about historical revisionism, just to tell them that it should not be called one. Kasi history is also about revising the wrong data before. So that means that historical revision is not necessarily bad. Pero what we call, anong tinatawag natin ngayon? Historical distortion. Which, when you politicize each historical event, ang nangyayari dyan, it is undertaken by even both sides. Both sides. So when you say, walang magandang project si Pangulong Marcos noong panahon ng Batas Militar, lahat ng project niya ay nakasama sa lipunan, that's some disinformation and misinformation. Diba? Oh, so ginagawa din 'yan, walang magandang nagawa ang martial law. In fact, isang magandang nagawa ng martial law, nilansag ni Marcos sa mga private armies. So may magawa in the peace and order front. Hindi nito na solve yung communism, pero marami ring lumala ang sitwasyon. Tulad nga ng sinabi ko, yung cultural life, fabric, yung fabric ng Philippine life at institutions ay nasira. I think I shared this with another friend of mine, si Marian Pastor Roses.
Yan ang mas malaki. Now, bakit ito tinatanggap? Of course, may mga nagmanipulate. Totoo 'yon. Pero hindi naman 'yan magtatagumpay kung hindi tinanggap ng tao. Sir Anthony, this is a very complicated question because it's not just about history. It's also about the present. It's also about what happened after EDSA. And this is my simple answer to a complicated question. After EDSA, 'di ba? Akala natin the promise, walang pinamamis ang EDSA. EDSA only wanted the dictatorship to end. But we assumed that if the dictatorship ends, babalik ang kaginhawaan sa pagbabalik ng demokrasya. But what happened? Ang demokrasya ay naibalik, pero pinakinabangan lamang ng iilan. Nabayaran ang ilan sa hustisya, nabayaran ang ilan sa mga institusyon, ang nakinabang ay ang mga elite. Nakinabang ay ang politika, ang nakilabang ay ang oligarkiya. Kaya sabi ng mahirap, sabi ng mga middle class, ha? Ang demokrasya na nakuha natin sa EDSA ay hindi nito sinolbang krimen. Kaya ngayon gusto nila kamay na bakal ulit. Na napatunayan din natin na wala rin namang nasusolusyonan kundi may papatayin ka lang na ilang, kunwari nasolusyonan mo ng lahat. Yan ang problema po. Kaya, ano sabi ng tao? Ay, mukhang totoo na mas maganda nga nung panahon ni Marcos. Ah, mukhang totoo na ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas ay ang EDSA. Hindi totoo yon. Hindi totoo yon. Pero, hindi kasi natin pwedeng isisi sa EDSA yung nangyari pagkatapos ng EDSA. Diba? Kasi hindi naman natin ginusto yun eh. Kaya nga dapat bantayan natin ng pamahalaan. Bantayan natin, magsabi tayo ng habang pwede tayong magsalita, magsabi tayo ng ating nakaramdaman. Diba? Yun lang naman. Thank you very much for that, sir. In connection to that, one of the students, I think, raised this question. What is your take on the accusations slash conspiracy theories of the Dilawan or the Liberal Party in framing or orchestrating the downfall of Marcos? It's like having a political agenda other than freeing the people during the martial law. Well, it was a political problem. Marcos was the problem. That is what they thought. So they have to defeat them. You have to defeat him. Yun ang solusyon nila sa problema. And they're supposed to fight it in an election. Diba? So what's wrong with that? And it was not just the Liberal Party. In fact, the Liberal Party was weak at that time. It was a broad coalition of UNIDO, of a lot of groups. Diba? No? UNIDO, PDP, Laban, the President's Party, apparently, the current President's Party, was Dilawan. Even the mother of the president in Davao was Dilawan, Soledad Roa Duterte. What's wrong with that? Diba? You say it's bad because you are part of Marcos camp. Which people in the Dilawan camp will say, you know, when you are against us, that's also political. Everything is political. Diba? Now, this is the battle of narratives. Ito'y labanan ng mga naratibo. Ang problema natin sa mga lumalaban ngayon para sa demokrasya ay wala tayong maiharap na alternative narrative doon sa malakas na narrative na pinresenta ng mga hindi naniniwala sa human rights. At hindi kasi nungalingan ang ating dapat ipanlaban dyan. Pero kailangan ding mag-ingat tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nalaban lang ng lalaban. We have to fight in creative ways. And we also have to fight in ways na nagpupunla tayo ng kaalaman tungkol sa karapatang pantao. Ang paglaban ay hindi lang sa pagsigaw. Bawat isa sa atin ay kailangan magpunla para pagka dumating ng panahon ng pagbabago, ay handa tayo. Pero yung kahandaan na yun, alam nyo kung paano natin gagawin?
magparehismo kayo sa eleksyon kung kayo'y makakaboto na. Dahil ang pagbabago ay kailangan gawin natin sa balota habang sinasabi din natin ang ating nararamdaman. Thank you for that, sir. Okay, there's another question. I think we have the last two questions here. This came from a student. In the documentary, The Kingmaker, Imelda Marcos was quoted to have said, there are things in the past that we should forget. So in relation to what happened during the martial law, the student is asking, what are your thoughts on that, sir? Sorry. Can you repeat the question? In the documentary, The Kingmaker, Imelda Marcos was quoted to have said that there are things in the past that we should forget. Okay. In relation to what happened during the martial law, what are your thoughts on that one, sir? Well, I'm actually okay with moving on. Moving on meaning you forget the pain. I was not a victim of martial law. I should not be, you know, angry. I'm doing this for the sake of history. I'm not angry at the Marcoses. Diba? I'm just saying the truth. Because if kapag ka-anger ang pinairal mo sa pagkukwento ng kasaysayan, emotional ka, hindi magandang vantage point yan. Galit ka sa Dilaw, hindi magandang vantage point yan. Galit ka sa mga Marcos, hindi magandang vantage point yan. But I am saying here, move on but never forget. Because you forget the lessons of history, uulitin mo ang masama at kakalimutan mo ang mabuti. Those who do not know history, those who do not know what happened before they were born is forever being a child, sabi sa isang pelikula. Diba? So, kailangan alam mo yung kasaysayan. And there is a reason why we cannot move on. Because reconciliation, unity can only happen if justice was served. But justice was not served. Diba? So yun ang comment ko. In relation to that, sir, I think this one is a more specific question. Since the martial law was premeditated daw, did Enrile try to expose the plans of Marcos as he prepared for the martial law documents? No. No. He was part of it. And Enrile was part of it for many, many years until 1986. And you know why Enrile bolted from the Marcoses? Because he was actually pro-Marcos. But there were Imelda factions. The Imelda faction was already, you know, dominant in the palace. So that's why he wanted to break away. Yun ang ano doon, yun ang kwento talaga doon. He wanted to break away from the faction in the palace. That's why he staged the coup d'etat. But their coup d'etat failed, but the people saved them. Yun ang totoo doon. The people saved them. Nobody happened. Nobody knew it would happen. Diba? It would happen. Mm-hmm. Sir Anthony, I have a question. Yeah. I just want to, can we read some of the comments in the Zoom group chat? Kahit yung konti lang. Okay. Kasi there are Jesuit priests who are commenting, so baka, tsaka mga professors, so baka magalit sila, hindi natin binabasa ito. I think these are questions, sir. Professor Chuwais, there's something in our present situation which we can say that as Filipinos, if you're not able to check on it, the brutalities of martial law can happen to us again. Well, the anti-theft of law is a bit, shall we say, a stretch for me. I mean, I'm against terrorism and gusto kong but you know, the way that they constructed the identification, yung alam mo yung kung paano magde-define ng terrorism. Bagamat kiniliwanag na hindi kasama ang dissenters sa isang part, pero mga military council daw ang pipili ng mga terorismo, ng mga terorista, kung sino ang terorista, magde-define. At yung ano, di ba, yung recent seizure of some newspapers, medyo nakakatakot yun. Seizure of some newspapers by the opposition. Ay medyo nakakatakot. But again, let's enjoy our freedoms while we can. Hopefully, they do not go so far. But you know, it's very unpredictable because they've gone so far a lot of times. You know that, diba? Pero ako, I maintain my hope for the administration that eventually they will listen.
but we have to raise our voices. Diba? Kasi minsan, umuurong din naman sila kapag ka, sinasabi ng tao, hindi namin gusto eh. So we have to register our voice. Diba? And again, to peaceful means and by elections, you have to participate. You have to participate. I'm going to be reading some of the comments here from one teacher. I think it's sad and disturbing listening to your talk, sir. These are the brutal truths of martial law, unadulterated and appalling. And Father Reeves, I think, thank you very much, Professor Xiao, for igniting once more our love for our country. Okay. And then Sir H asked for the role of the youth in the martial law, of especially Ateneans in the martial law narrative, which I think you discussed, sir. And from Father Reeves, it had to be a LaSalle professor to conscientize Ateneans. But it doesn't matter. Lahat tayo Pilipino. Okay. Salamat thank you. Po. From one of our teachers, thank you very much, Professor Xiao. It's very nostalgic to hear once again of Ang Manila sa Kuko ng Liwanag. And yeah, I have to encourage the students. I think it's a great cultural artifact. Okay. Oh, yeah. From one of the teachers, sometimes you cannot help but think that we fail as a teacher, but how can we teach the heart about history? Well, although I said you shouldn't be too emotional about history, you should humanize. You have to make students feel why Andres Bonifacio revolted against the Spaniards, why the Filipino guerrillas fought the Japanese even if it was so hard, and you have to go to the mountains and feel the jungle, the difficulty of living in the jungle. Kailangang ituro ang kasaysayan. Ano bang punto ng pagtuturo ng kasaysayan? Sabi nga ng kaibigan ko si John Ray Ramos na nagtuturo sa Ateneo de Manila University History Department. Simple lang. The point of teaching history is to teach people how to be human. Ang punto ng pagtuturo ng kasaysayan ay turuan ang mga Pilipino na magpakatao at makipagkapwa-tao. Diba? Yun ang sa akin. Yun ang agenda ko. I have an agenda, of course. My bias is towards being a human and humanity. Diba? Yun ang bias ko. And human rights is part of that. Diba? So, yun lang. Damhin mo din. Not too emotional though. Not too emotional. Pero damhin mo. At ipadama. And you have to believe in the power of history. Ang kapangyarihan ng kasaysayan na i-inspire ang tao. You know why I believe in the power of history to inspire? Because I am inspired by the power of history. I think I do a lot of things kahit pagod na ako because I believe in our country. Thank you for that, sir. I think we can handle two more, if it's okay with you, sir, two more no questions. No problem. No problem. Okay. I mean, you allowed me to less than 2 hours, so you know I will allow you to. I'm okay, joking, of course. I think some of the students are really inspired to raise questions. From one of the students, do you ever think, Professor, did you think that Marcos ran for president with the martial law plan already in mind? Do you think perhaps he may have run for presidency only to put that into action? Well, I do not know that because he did not write his diary until the beginning of his second term. Mm. But remember that at the very beginning of his second term, January 1968, kasi yung nagsona siya noon, kaka-elect lang niya. He was already thinking about it. Second term niya. So yeah, second term. And I think Juan Ponce really said around 1968, first term, he was already thinking about it. Marcos. Yeah. Thank you for that, sir. I have here, I think, the last question. Yeah, sure. This veers more towards the artistic. With the catharsis of the Filipino, I think he's referring to the recreational activities, films, writings, art. In relation with martial law, how long do you think, or how far will these reach into the future? How long will the future generations remember this, and should we do something about it? Well, you should do something about it by telling the story over and over again. Ang mga ibang academics sinasabi, si Xiao Chua, wala namang bagong sinasabi. Nasabi na yan lahat noon. Pakialam ko sa inyo.
Bakit? Kahit nasabi mo na yan noong 1980s, may mga hindi pa nakakinig yan dahil kapapanganak pa lang. At may bagong pinapanganak na bagong mga henerasyon. Kaya kailangan ulit-ulitin ang pagkukwento ng kasaysayan. Kung magulang ka, isang malaking problema ng Pilipinong magulang ay hindi nagkukwento ng kasaysayan. Hindi nagkukwento ng sariling karanasan. Diba? Na tungkol sa panahon. Ibig sabihin po personal na, pero yung personal, yung mga, hindi nagkukwento. So, ikwento natin ang ikwento yung mga natutunan natin sa mga aklat. No? Of course, nandiyan yung mga papel ko na sinabi ko na kanina na i-google nyo. Ito naman yung magandang ginawa ni Maisa Robles na Martial Law, Marcos Martial Law Never Again, at maraming mga impormasyon at larawan at dokumentado ang mga ito, may footnotes. Alam nyo, sinasabi lang, wala daw nagawa about Martial Law. Madaming nagawang libro, isa lang ito. Pati yung conjugal dictatorship ni Timomi Harris. No? At marami pang iba. Ateneo Press, ang daming nilabas tungkol sa Marcos Technocracy, yung kay Tadem, Encarnacion Tadem. Oh? May nilabas sila ngayong bago, yung kay Ricardo Manapat, Some Are Smarter Than Others. So there's so many books that you can... In fact, ang daming yung libro. Ang daming ng libro. Kaso, alam mo naman, kung ayaw mong maniwala, talaga kahit saksakan ka ng napakaraming libro, hindi ka pa rin maniniwala. Diba? And in fact, sabihin ko na rin sa inyo, nakakatuwa din. Marami rin pinodos si Marcos noong panahon niya na libro na pinapaliwanag ang Batas Militar. So, get these perspectives. Kung tignan mo yung mga perspektiba na yan, kayo mismo ang magbasa. Diba? Ako ay gusto ko lang kilitiin kayo. Hindi ito ang buong kwento. Madaming kwento. Libo-libong kwento. Diba? Pero simulan natin ang pagpamamasyal. Simulan natin ang pagbabalik sa nakaraan. No? At itong binigay nyo sa akin pagkakataon sa para sa mas marami na hindi pa nakarinig ng martial law lecture ko na ilang beses ko nang dineliver nung before the pandemic. For many, many, many years ay ngayon ay nasa video na at mapapanood dito sa Ateneo de Ulilo Santa Maria Catholic School page. So, pero hindi ito ang katapusan. Magbasa. Dahil ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento, meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, at magkumpara. Thank you very much, sir, for that inspiring word. So it's really about who lives, who dies, who tells your story at the end of it all. I think in connection to that, I'd like to use this time. For those who want to read The Conjugal Dictatorship, we have a copy in the library, okay, for those who are watching there. Oh, ayan, ha? So you can check it out in the library if you want. Okay. So I think that officially ends our talk. So to formally close the event, we'd like to hear from our school principal, Dr. Herman Lagon, to give his closing remarks. Sir, go ahead, sir. Yeah. So maraming salamat sa lahat. So a warm liberating greetings to everyone, most especially to our dearest Atenean students. I hope that you had gained valuable insights and inputs regarding the fatal truths and horrors of martial law today. Salute to the organizers from the Social Science and Humanities programs and to our speaker, no less than the great Xiao Chua, for his valuable, scholarly, well-articulated, and the one that I really like the most, brutal insights in today's talk. We all know that Ateneo has been a staunch advocate against fake news, social apathy, historical revisionism. Now I learned that it should be called historical distortion, and culture of impunity and violence. We have been consistently organizing relevant activities that rekindle and enhance the level of social awareness and responsiveness of the Atenean community, especially on matters pertaining to the past, the present, and future, the future of our nation and society. It's truly God's grace that we have Sir Chua with us to share his brilliant views regarding Batas Militar. And as we continue to commit to memory the evils of martial law, I invite you to cultivate our faith response as we yearn relentlessly for vigilance, truth, justice, and democracy. As Atenean students, educators, parents, guardians, and alumni, we continue to desire to be persons
with in-depth historical background. We desire to keep at bay any looming semblance of the nation's troubled and tumultuous past. And so let this conversation remind us to take seriously and zealously our role as vanguards of true democracy, of genuine freedom, and of human rights. Let us continue to walk with the poor and the outcast whose dignity has been violated in a mission of reconciliation and justice. Let this day be a reminder to all of us that the light, that in the light of faith that does justice, we say we move on, but we never forget, never again to martial law. Never forget, never again to dictatorship. Never forget, never again to historical distortion. And never forget, never again to social and political apathy. Let's learn from, forever remember, put at heart, and raise our voices on the horrors of martial law. Let's continue to commit to and stand up for what is right, what is beautiful, what is true, what is good, and what is just. Thank you so much. Always stay driven yet grounded. Good morning. Thank you very much for that, Sir H. So that formally ends today's online conference. Once again, we offer our gratitude and thanks to Professor Xiao Chua for giving us this wonderful talk, very enlightening and very straightforward. Thank you very much again, Professor. And I think we're going to end the Zoom meeting now. Congratulations. Right. Salamat po. Right. Salamat everyone. Thank you. Thank you, Professor. Salamat. And thank you for everyone to join. Yeah. Prof, this should not be the last one, huh? Sure, opo. Excellent talaga, excellent. Salamat. Salamat po. Awa po ng Diyos. Thank you po. Opo. And I can see the fire in you. Thank you. Sige, end sa revolution. Sige po. Oh, at marami pang iba.